Hey guys! Hey mga chismosa! So for today's video, I am going to share with you our first ever Roro experience from Batangas to Iloilo. So let's go! We left Metro Manila at around 4:30 a.m. but we were supposed to leave at around 2 a.m. However, hindi kami nagising na maaga. So, ayan, 4:30 na kami umalis. And then, from Metro Manila, diretso na kami. Nag-SLEX pala kami, guys, para mas maluwag ang daan and mas mabilis ang biyahe. So, from Metro Manila going to Batangas, I think it took us around 2 hours. Depende yan on your driving skills kung gaano kayo kabilis. Pero kami, chill-chill lang kami. So, we're here na in Batangas. So, ayan, may toll fee. I don't know kung magkano. I think, 164 ata yung bayad dyan from Manila to Batangas. By the way, guys, our Batangas to Iloilo Roro trip is via Catiklan. So, nag-stop over muna kami dito sa Shell. Siyempre, pag-gas muna kami, nagpa-full tank kami. And check it out, guys, kung nakamagkano kami. Itong mga panahon na to, I think mura pa yung gas. So, ayan, 2,032.17 for 26 liters. Ah, 76 pesos. O, diba, ang laki ng minura niya compared sa panahon ngayon. Ayan na yung pila, guys, ng mga sasakyan na isasakay sa Roro. And, ang kuwital! Sumamyag tayo! So, ayan, guys, so nagalit ang ate mo kasi sumayad kami sa napakalaking humps. So, ayan, kita niyo naman kung gano'ng kadami yung aming bit-bit sa sasakyan. Kaya kami sumayad. Time check now, guys, is around 6:30 a.m. So, dumating kami dito sa Batangas. Pagpasok natin dito sa toll gate, guys, kailangan na nating naka-hazard para lang alam ng mga security officers natin na tayo ay isa sa mga sasakay sa Roro. So, ayan na, guys, yung pila. So, from 6:30 a.m., I think mga 1 hour din kami nag-antay para ulit makapasok sa gate number 2. Ayan, guys. So, sobrang dami. So, ayan. Paisa-isa yung mga nakakapasok dito, guys, sa toll gate. Diba? Hindi kasi siya naligo niyan, guys, nung madaling araw. So, ayan. Nabaskil si Kuya. So, ayan. So, I think mga around 7:15 nakapasok na kami dito sa gate 2. And ang bayad is 129 pesos. Type 2 kami. So, sedan yung sasakyan namin. And ayan, nakapasok na kami, guys. OMG! Sumama kay Lord. Wag sa drug lord. Okay? Yes po. Very motivational. So, ayan, guys, nakita niyo lahat ng mga vehicles na yan na nakapila. Lahat yan ay isasakay sa Roro. Pero depende kung saan yung destination nyo. So, kami, Batangas to Calapan muna kami. So, ayan, dito kami sa Baleno Express. Ano ba? Baleno Shipping Lines ata ito siya. So, unang-una kami sa pila, guys. But, wait, there's more. So, time check now is 12 noon or 12 p.m. So, ayan, di pa kami nakakapasok, guys. Nandito pa rin kami sa pila and napabili na kami ng canned goods and sky flakes. Ayan, so, wala pa. Hindi pa kami nakapasok, guys. O, 1:20 na, guys, after an hour ulit. Tcharan! So, mga 3 p.m. na ito, guys. Finally, nakapasok na kami, guys. So, ang kwento pala nito is hindi pala nila alam ng mga security officers na wala pala yung shipping line na aming sasakyan, yung Baleno na yon. So, ayan. Sana pala doon na lang kami pinapila sa Starlight para nakasakay kami ulit. Trivia lang, guys. So, every 2 hours, may umaalis na boat sa Starlight ba yun? Or sa Montenegro Shipping Line. So, ayan. Nakapasok na kami. And, pasakay na kami ng Fast Cat. So, thank you Fast Cat for accommodating us. So, medyo madami kaming na-delayed. Super delayed. Kasi nga, hindi nila alam na wala pala yung barko na sasakyan namin. So, ayan guys, paakyat na kami ng Fast Cat Shipping Line. So, ganito pala yung experience. Ganito pala yung itsura nun. So, ang dami din palang sasakyan na kasya, guys. So, may mga bus. So, Batangas to Calapan muna kami, guys. Around 2 hours ata ang biyahe dito. So, ayan. So, isisingit kami sa gilid. Akalain nyo yun. Pagkakasyahin pa kami dito. So, ayan. Panoorin nyo, guys, kung paano kami
mapagkakasya dito. Actually, lahat ng mga kasabay namin, guys, mga bus and mga truck. So, I think 5 lang kaming mga private vehicles na isiningit dito. Kasi nga, napag-iwanan kami ng barko, diba? Sayang yung almost 7 hours namin na nakatenga doon sa port. So, ayan, pababa na kami! Finally! So, ayan, dito kami sa taas. So, ang upuan dito, guys, is chair lang since 2 hours lang naman ang biyahe. So, walang bunk beds dito or mga double beds or kung anumang klaseng beds. So, ayan. So, may restroom. And then, ayan, tabi-tabi lang. And, ayan. So, we're just waiting na makabiyahe kami. And, pakita ko sa inyo, guys, kung anong itsura ng mga sasakyan sa baba. O, diba? Dikit-dikit. Astig! So, ayan, guys. Nandito na kami sa Calapan and dadaong na yung barko namin. So, let's go! And then, ayan, guys. So, nakababa na kami. Around 7 PM na ata to, guys, na nakababa kami dito. So, ayan. Sakay muna kami. And, to, biyahe na ulit kami, guys. So, from Calapan, Parohas naman kami. Rojas Mindoro, guys. So, I think this would take around 3 to 4 hours. Depende na naman ulit sa pagdadrive. May cow and chicken theme song. Diba kung ano na ng music yung pinapatugtog namin para lang magising si AM. Since siya yung nagdadrive and ako para hindi rin ako antukin. And very thankful kami dito sa truck na to sa harap namin kasi siya talaga yung sinusundan namin from Calapan to Rojas Mindoro. At least nakikita namin yung mga bumpy roads, yung mga rocky roads. O diba? Time check now is 10 PM. So 1 hour na lang. Kailangan namin mahabol yung shipping line na yon papuntang Katiklan. So we're here na, guys, sa port ng Rojas. But wait, there's more again. Time check now, guys, is 10:45 PM and ang hinahabol naming trip ay 11 PM. So ayan, hindi kami umabot, guys. So ayan, chance passenger ulit kami ng 12 AM, pero wala, hindi kami umabot. So 2 AM ulit kami and ayan ang binera namin, 4,800 plus 576 pesos para sa akin plus 15 pesos, ewan ko ano to, terminal fee, plus ito yung 129 ulit. So ayan, so iyak, ang dami namin binayaran, guys, diba? So ayan, nakapasok na kami sa port. So chance passenger ulit kami, guys, and ang mga kasama namin ay mga truck. So dalawa lang kaming private vehicles na ipagkakasya dito, guys. So ayan, tingnan nyo na. Hey, Snoop Dogg, finally Ariel happened to you. So time check ulit now, guys, is 2 AM na. So wala pa kaming tulog parehas. Dire-diretso ang biyahe para syempre maka chance kami dito, 'di ba? Sa barko na 'to kasi nga chance passenger lang kami, guys. So Montenegro Lines 'yung aming nasakyan. Finally, some beauty rest. So ito na 'yung loob ng Montenegro Lines. So walang tao, guys, kasi nga puro truck 'yung mga nasa loob. So mga drivers lang kasama namin, kami, and ayan. So ang biyahe nito, guys, from Rojas to Katiklan is about 6 hours. So wala namang problema sa kama or dun sa bunk bed. Very comfortable naman siya. And we're here, so welcome aboard. So we have just arrived in Katiklan. So ayan na, pumasok na kami sa loob ng car and waiting na lang kami na ibaba ang lagusan papuntang Katiklan. So, mag-drive-thru muna kaming Boracay. Kaya, guys, cherries! So, quiet na lang muna ako, guys, para makapag-concentrate kayo na makita kung paano ibaba itong lagusan papuntang Katiklan.
So, time check na guys is 6 a.m. in the morning. So, sorry, 4 hours lang pala yung biyahe, hindi pala 6. Napaka-OA ko sa kapitan, di ba? And this is it, Pansit. Finally, makakababa na rin kami dito sa port ng Katiklan. And ang biyahe ulit namin guys, from Katiklan to Iloilo na. But ito ata yung pinakamahabang biyahe namin. Would take us, hindi ko alam sure, kung 4 to 6 hours ulit kami by land. So mahaba-habang biyahe ulit ito para kay AM. And ayan, tingnan nyo guys kung paano kami bumaba. Medyo struggle kami kasi lowered yung sasakyan. And takot na takot kami na sumayad na naman kami, diba? Guys, biyahe na ulit kami. So, nandito kami sa airport ng Katiklan. Sa right side, ito ang kanilang runway. And sa left side, yung beach. So, ayan. So, biyahe na ulit kami, guys. So, 4 to 6 hours yung biyahe na ito. And sana mag-enjoy kayo. So, it's a gloomy weather. Ayan. Hello, Cebu Pacific! Sana nag-aeroplano na lang kami, diba? Struggle. Ayan, so pakita ko sa inyo yung beautiful rock formations ng Katiklan. So yung biyahe namin guys from Katiklan to Iloilo, meron kaming dalawang options na binigay si Waze. We have via Capiz or via Antique. So I think mas madali yung via Capiz. So yun yung pinili namin and would take us about 4 hours. So, ayan. Hello, Ceres! Pasakay! So, biyahe na ulit kami. So, ayan. Iloilo, Altava, Samindian ba yun? So, after 4 to 5 hours of biyahe, we're here in Leon, Iloilo City. So, dito yung hometown ng parents ko. Dito kami magsistay muna, guys. So, thank you, Lord, and thank you, guys, mga chismosa, for watching. Muli, hindi na mauulit itong Roro experience na to. Don't forget to hit the like and subscribe button, guys. Bye-bye!